last month is gusto ko lang i-share sa inyo na may konti tayong na purchase na Falcata Farm, which is katabi lang din ng existing farm natin. Mga ka-farmer, kumusta po kayo? Nandito na naman tayo para pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay tungkol sa farming. So, today, isishare ko sa inyo yung development natin sa farm. Last time is na-share ko sa inyo yung regarding sa integrated farming ko. So, maliban doon sa poultry, may mga ibang area din tayo sa farm na pinagtataniman natin ng iba't ibang tanim. So, hindi lang eggs yung magiging product natin sa farm, kung may ibang mga agricultural products din tayo. So, as of now, ongoing yung planting natin ng dragon fruits. I-discuss ko yung dragon fruits in other vlog ko. Sa ngayon, isi-share ko sa inyo yung regarding naman sa Falcata trees. So, ano ba yung Falcata? Yung Falcata, isa siyang uri ng kahoy na puti yung kulay sa loob. Itong Falcata is tumutubo siya. Mabilis siyang tumubo, lalo na sa mga matubig na mga areas. Sa Mindanao, particularly in the Agusan del Sur, kadalasan isa sa mga business or isa sa mga tinatanim na mga tao is Falcata. So ano ba yung advantage ng Falcata? Yung Falcata is pwede siyang mula sa pagtanim, pwede siyang ma-harvest after 3 years or depende sa iyo kung gusto mo pa siyang patubuin up to 7 to 10 years. So ibig sabihin, mas malaki yung puno ng kahoy mo, mas malaki yung presyo pag naibinta mo. Pero as of now, mostly sa mga nagtatanim ng Falcata is sinaharvest nila kung pwede na siyang maibinta para naman makapagtanim ulit. Ano ba yung advantage ng Falcata? Ang Falcata, kung ikumpara mo sa ibang kahoy, mas madali itong tumubo. Kung ikukumpara mo sa mga mahogani, nara, mas madali mo siyang mapakinabangan. So ano ba yung gamit ng Falcata? Yung Falcata is ginagamit siya bilang parang raw material sa paggawa ng mga plywood, papel, at iba pang produkto na kung saan hindi kailangan yung high strength ng wood o ng kahoy. So kaya ginagamitan nila ng Falcata. So guys, last month is gusto ko lang i-share sa inyo na may konti tayong na purchase na Falcata Farm, which is katabi lang din ng existing farm natin. So sa ngayon, yung age ng Falcata is nasa mga 3 years. So although pwede na siyang i-harvest, but as of now, patubuin muna natin. So kasi itong area na to is malapit lang din siya sa kalsada, which is very easy for transportation during sa harvest. Kasi isa to sa mga advantage, pag nagkaroon kayo ng Falcata na farm, so isa sa mga advantage pag malapit sa kalsada or malapit sa ilog yung farm mo. Para sa pag-harvest, mabilis lang yung pagta-transport. So, yun guys, in my next vlog, i-discuss ko sa inyo kung paano ba tinatanim ang Falcata. Ay, yung bintahan pala is marami siyang paraan ng pagbibinta. So, una, yung bintahan, pwede mo siyang ibinta sa mga nagbabay and sell ng Falcata. Ibig sabihin, sila yung bibili ng area mo, kung magkano yung mapag-usapan nyo na presyo,
sila yung mag-harvest, sila yung magta-tracking. Kumbaga, tatanggap ka na lang ng pera kung magkano yung presyo na mapag-usapan ninyo sa isang area. So, pangalawa is, pwede din ikaw yung mag-transact or ikaw yung mag-harvest na palkata mo at saka itatransport mo papunta doon sa malalaking mga buyer. Pero, kung hindi ka naman talaga nagbi-business na ganitong klaseng business, so, much better na ipagkatiwala mo na lang doon sa mga buyer kasi sila yung mas nakakaalam kung paano yung kalakaran sa pagbibinta ng kahoy na to. So guys, sa ngayon, yun na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy farming!